Ayan, nandito na naman po tayo para magbigay ng isang dagdag kaalaman na naman para sa ating kalusugan, at ito ay ang dahon ng bayabas. Lagi tayong nagpo-focus sa bunga ng bayabas sapagkat ito ay ating kinakain, at yung iba naman ay inihahalo pa natin sa ating mga pang-ulam. Pero alam nyo ba na ang dahon ng bayabas ay may magandang health benefits para sa ating kalusugan? Ayan, itong mga dahon ng bayabas na ito ay napakaganda pala sa ating kalusugan. Napakarami rin ng mga nakukuhang health benefits sa dahon ng bayabas. Wow. Nilagang dahon ng bayabas. Ayan, pakinggan ninyo at alamin para makadagdag na naman tayo sa ating mga tagapanood ng kaalaman, sapagkat itong dahon ng bayabas, itong puno ng bayabas ay tumutubo kung saan-saan lamang, maaaring sa likod bahay lang natin o sa paligid ng ating bahay, at kahit saan tumutubo ito, basta yung tropical country ang ating bayabas ay yan ay tumutubo. Kaya kukuha tayo ng mga dahon ng bayabas at ipapakita natin sa inyo kung paano ito nilalaga, yung tamang sukat at dami ng dahon na kailangan gawin, at ang mga nagagamot na tutulungang mapagaling o magamot nitong dahon ng bayabas na nilaga. Sa sugat, ito ay dinidikdik at itinatapal. Yung ibang inunguya itong dahon ng bayabas at tinatapal sa mga sugat na nagdudugo. Pwede itong dikdikin at itapal sa sugat para mabilis na tumigil ang pagdugo at na mabilis ang paggaling. Ayan, hinuhugasan natin ang dahon ng ating bayabas na mga nakuha sapagkat para matanggal yung mga alikabok na nasa dahon. At itong dahon ng bayabas na ito ay nilalaga. Yung alam nyo ba yung may mga singaw? Ito ay magandang gamot sa may mga singaw. Lalagain nyo ito at imumumog ang pinaglagaan nitong dahon ng bayabas. Kapag yung maligamgam na siya, imumumog ng may mga singaw. Mabilis gumaling yung singaw natin sa bibig kapag nagmumumog tayo ng nilagang dahon ng bayabas. Ito na, nilalaga na natin ang ating dahon ng bayabas. Bali, yung katamtamang dami ng dahon ng bayabas na ating nakuha, papakuluan natin sa 4 na basong tubig. At pagkatapos, papakuluan natin siya sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Pagkalipas ng 10 minuto ay papatay natin ang apoy at ito'y ating papalamigin hanggang sa ito'y maging maligamgam. Iinumin natin ito ng 3 beses sa maghapon, umaga, tanghali at gabi. Yan po ang tamang pag-inom para makuha natin yung magandang resulta para sa ating kalusugan. Ito ay magandang panglinis ng atay, nakakapagpapababa rin ng bad cholesterol o ng may mga high blood. Ayan, sa mga diabetic, napakaganda rin itong ating nilagang dahon ng bayabas sapagkat nakokontrol nito yung pagtaas ng blood sugar. Ayan, isa pang napakagandang naitutulong nitong dahon ng bayabas na nilaga, kapag nailaga na po ninyo ito, tapos medyo papalamig-lamigin nyo ito, ilalagay nyo sa isang lalagyan na yung may mga almoranas, uupuan nila doon, yung kaya nilang tiisin yung init na singaw nung nilagang dahon ng bayabas. Yan po'y malaki ang naitutulong, nakapagpapaginhawa sa pakiramdam ng mga taong may almoranas kapag uupuan nyo yung singaw nung nilagang dahon ng bayabas. Nakatutulong po yan sa ating almoranas. So bali, ito na po, kumukulo na yung ating dahon ng bayabas. Ganyan na po yung kanyang kulay, at itutuloy natin ang pagpapakulo hanggang sa mag-10 minuto na kumukulo at makuha natin yung tamang-tamang lasa at katas ng dahon ng bayabas. At isa pa, napakaganda pa nito pala nitong dahon ng bayabas sa may mga dengue. Nakapagpapataas din pala ito ng bilang ng platelet ng pasyente. Ang buong akala natin ay
tawa-tawa lang ang ating ginagamit kapag may dengue, sapagkat kapag nadedengue yung pasyente, tawa-tawa ka agad ang ating naiisip. Kung minsan nahihirapan pa tayong maghanap kung saan-saan, pero ito palang dahon ng bayabas, nakakatulong din sa pagpapataas ng bilang ng platelet ng pasyente na may dengue. So tandaan po ninyo yan, dahon ng bayabas. At sa may mga allergy po sa balat, ayan, maganda rin po itong tsaa ng nilagang dahon ng bayabas. Ito na po, tapos na po ang ating dahon ng bayabas. Sana po kayo may natutunan sa ating maiksing video na ito sa tungkol sa dahon ng bayabas. At sana po nakatulong na naman po muli tayo sa mga, lalong-lalo na dun sa mga nasa liblib na lugar. Ayan, yung mga malalayo sa mga pagamutan, na andyan lamang po sa mga paligid natin yung mga gamot. Ayan po. Salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayong palagi. God bless. Bye-bye.